Marami akong school na pinuntahan pero wala akong tinapos. Ay, bakit? Dropout ako. Eh, pasaway ako eh. Kaya huwag niyong gayahin mga kabataan, mag-aral kayo, tapusin yung pag-aaral niyo. Wala eh, pasaway ako eh. Paano pong pasaway? Yung hindi kayo pumapasok o lagi kayo nakikipag-away, kaaway barkada, yung professor? Papasok ako, tapos isang araw and then pangalawang araw niyo ako papasok and then barkada, inom, lakwatsa, cutting classes, manood ng sini, manigaw, mag-motel. Motel? Anong edad ho kayo nagsimulang pumasok sa motel? Mga, siguro 16. Ha? Bawal yun na. Naku, anong pangalan yung motel? Ipapasalan natin yan. Isusumbong ko yan kay Tulfo. Hindi naman sa, at that time, wala naman pwede masumbungan. Mm. At hindi pa mahigpit noon. Eh ngayon, nandiyan ka na. Sa'yo na magsusumbong. Sa'yo na magsusumbong. Sa akin magsusumbong, kaya ingat na sila. Huwag gayahin. O, tingnan nyo. Huwag nyo akong gayahin. Masama yung ginawa ko, pinagsisihan ko yun. Magpakabait kayo. Iba pa rin ang nakapagtapos. I agree. Diba? Yan yung kayamanan mo at ng mga magulang mo. Tama. Diba? Lilisa ng mga magulang mong masaya kung nakapagtapos ka. Tama. Diba? Tama. Regalo natin sa mga kaya. Nahihiya ako sa nanay ko, hindi ako nakapagtapos. Nay, pasensya ka na kung hindi po ako nakapagtapos. Hindi lang po ako, siya de. Pero ano pong kurso niyo ng college? Marami. AB Economics, AB Polsai, Agribusiness. Ingrown Removal. Commerce. Cuticle Removing. Pero wala akong tinapos. Wala. Pero kung ipon-iponin yung time ko sa college, umabot din ako ng 4 years. Oh. Kaya lang palundag-lundagas ako eh. Oh, so parang graduate ka din. Kasi umabot din ng 4 years. Wala akong diploma eh. Bakit po kayo ganyang ano, yung masaklolo kayo sa mga tao, sa masang Pilipino? Bakit po ganyan kayo? Ang upbringing nyo ba sa pamilya nyo, ganyan? Matulungin ba yung pamilya nyo? Anong klaseng pamilya ho ba yung pinanggalingan nyo? Yung mother... Ano bang apelido nyo, sir? Yung mother ko ay matulungin, pero ako personally, when I was growing up as a child, I was poor. You were poor, but not your family. My family. Ano pong kasi, ibig sabihin yung you were poor? Kasi 10 kami mga kapatid at pangwalawa ko, ako yung hindi napapansin, ako hindi, hindi na bibigyan ng mga biyaya, hindi na bibigyan ng blessings, at ako yung tinatapon sa iba't ibang lugar para pag-aralin ng mga kamag-anak. At pagdating sa Pasko, ako yung walang laruan, wala akong damit, at hand-me-down yung sistema kung ano yung mga damit ng mga kapatid ko. Yun yung sinusuot ko. Laki kayong walang... Mga hanggang ano edad po yung wala kayong damit, sir? Hindi. I mean, yung bang damit na pang-sputing. Pang-pasya. Bakit po? Ba't ganun ang naging ang karanasan nyo? Saan po kayong magkakapatid pero kayo lang yung ganun? The rest, yung other 9, okay naman sila? Okay naman sila. Ewan ko sa akin, hindi masyado. Dahil siguro, because of that, naging pasaway ako. Sumama ho ba yung loob nyo sa pamilya? Hindi naman. Kaya nga dahil dyan, and kapos ako noon, so dyan siguro akong natuto na yung mga kapos palad, tulungan ko. Dahil I was like them before. Ang ganda, yung hindi mong magandang karanasan dati, ayaw mong maranasan ng kapwa mo, kaya binibigyang daan mo ngayon. Parang dati, feeling mo walang pumapansin sa'yo, wala kang matakbuhan. Ngayon, gusto mo, ikaw yung takbuhan ng mga tao na nangangailangan ng tulong na walang pumapansin sa kanila. Perfect. Oh, naunawaan ko na po.